Usapang alien and UFO tayo mga kapatid, no? Merong isang sphere, no? Sphere. Ang tawag dito ay Betsphere, misteryo. Parang may sariling buhay daw to eh. Dahil sumusunod, gumugulong mag-isa, gumagalaw mag-isa mga tol. Ito'y natagpuan lang, no? Sa isang kagubatan ata o isang mga puno. Ito ang ating aalamin. Dahil pinapaniwala ang ito daw ay isang alien technology o alien tech. Alien probe mga kapatid, no? So yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video and commentary mula rito sa channel, syempre, ni Random Pinas mga kapatid. So very interesting tong topic na to, kaya mga tol, panoorin natin to ng sabay-sabay. Pagkwentuhan natin sa comment section kung ano ang inyong mga opinion. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. 1974, nagkaroon ng isang malaking brush fire sa lupang pagmamayari nila Antoine at Jerry Betts. Mm-hmm. Habang pinagmamasdan ang pinsalan na gawa nito, napansin nila ang isang kakaibang bagay. Sa damuhan, nakita nila ang isang makinang na metal sphere. Nakilala ito bilang Betsphere, Betsphere o Betts Orb. Ang kanilang anak na si Terry Betts ang kumuha ng sphere at kahit na 8 inches lamang ang diameter nito, napakabigat nito. Mm-hmm. Tapos itong makuha, may ginawa sila sa sphere na babago sa kanilang buhay. Nakalaunan ay pinagsisihan nila. Inuwi nila ito sa kanilang bahay. The Betsphere. Nasa Fort George ang lupain ng pamilya, labas lamang ng Jacksonville, Florida. Hindi sila ordinaryong pamilyang naniniraan sa kagubatan. 88 acres ang kanilang lupain. Wow. Karamihan ay ginagamit para tamnan ng puno para gawing timber. Si Antoine Betts ay isang marine engineer at ang kanyang asawang si Jerry Betts ay isang artist. Ang kanilang bahay ay isang mansyon. Tinawag nila itong The Castle. Edukado ang pamilya at may kaya. Hindi sila naghahanap ng kayamanan. Hindi rin sila naghahanap ng kasikatan. Maliit lamang ng kaunti sa 8 inches ang diameter ng Betsphere at nasa 21 pounds ang bigat nito. Grabe. Mas maliit ng kaunti sa bowling ball. 21 pounds. So mga ano yun, sa kilogram, kasi dito sa Pilipinas kilogram ang ginagamit natin. Yun. Mga nasa 9.5 yun, mga gano'n, 9 kilo and 5 grams. Tama ba? 21 pounds. Mga gano'n kabigat, no? Almost 10 kilo ang bigat. Tas 8 inches lang na parang bilog, no? Mabigat din, ha? Ang kasikatan. Maliit lamang ng kaunti sa 8 inches ang diameter ng Betsphere at nasa 21 pounds ang bigat nito. Mm-hmm. Mas maliit ng kaunti sa bowling ball pero mas mabigat. Walang bakas ng duktong ang sphere, walang welding marks, walang senyales na ginamitan ito ng machine. Mm-hmm. May kaunting gasgas pero walang UP o anumang sira. May 3mm na triangle ang nakaukit o nakatatak dito. Hindi ito mukhang mapanganib kaya't inuwi nila ito. Nilagay sa may bintana kasama na iba pa nilang koleksyon. Solid metal. Ilang linggo ang lumipas, nagigitara si Terry at ang kanyang kaibigan nang minarinig silang humuhuning tunog na nanggagaling sa kung saan man. Tumigil sila sa pagdugtog para hanapin kung saan nanggagaling ang tunog, ngunit nawala ito. Bumalik sila sa pagdudugtog, bumalik din ang tunog. Mm-hmm. Patuloy siyang tumutugtog habang naglalakad sa kanyang kwarto. Dito niya napansin nagva-vibrate ang sphere kasabay ng tunog ng kanyang gitara. Nilakasan niya ang kanyang pagtugtog, lumalakas din ang vibration hanggang sa nagkaroon ito ng buzzing sound. Sa puntong yun nagsimula magingay ang kanilang aso na tila balisa sa tunog ng sphere. Sinubukan din mag-eksperimento ni Terry. Marahan niyang pinupok ng martilyo ang sphere at nagproduce ito ng ringing sound. Namangha si Terry sa reaksyon ng sphere sa sound. Kaya dinala niya ito sa kanilang sala para ipakita sa kanyang pamilya. Nang naroon na ang kanyang pamilya, inilapag niya ang sphere para kunin ang martilyo at ang kanyang gitara. At kahit walang kahit sinong humawak o lumapit sa sphere, bigla itong gumalaw mag-isa. Wow! Gumalaw mag-isa? Ano yung gumulong? Ganon. Hindi simpleng sphere ang Betsphere. May reaksyon sa tunog, may reaksyon pag nadikitan at ngayon, gumagalaw pa mag-isa. Kapag pinagulong mo ito sa lapag, gugulong ito palayo, hihinto, magva-vibrate at mag-iiba ng direksyon. Oy, oy. Hihinto muli,
magvavibrate at mag-iba ng direksyon tapos ay babalik sa taong nagpagulong sa kanya. Minsan gugulong lamang ito sa loob ng ilang segundo, minsan sa loob ng hanggang 5 minuto, isang beses ay nagpagulong-gulong ito sa loob ng 12 minuto bago ito huminto. Nung una inisip nilang isa itong gyroscope na maaaring dahilan kung bakit ito gumagalaw, kaya't nilagay nila ito sa lamesang may salamin sa ibabaw. Nang itinulak nila ito, hindi ito nahulog sa lamesa. Nagpagulong-gulong ito sa dulo ng lamesa tapos ay babalik sa gitna at hihinto. Inangat nila ang isang side ng lamesa para mahulog ang sphere, ngunit hindi ito nahulog. Gumulong ito pataas na tila nililigtas nito ang sarili sa pagkahulog. Doon pa lang eh, sa mga makikita mong ganun, may maghihinala ka na agad. Anong klaseng teknolohiya ang meron to? Kasi isang bilog lang siyang bakal, walang ano't ano, diba? May, parang may sariling buhay, pero itatagilid mo yung mesa, imbis mahulog pa baba, umakyat pa. Umakyat pa, nawalan ng ano, hindi tinatabla ng ano, ng gravity, ganun, gravitational force. Tapos yung pinagulong nila doon sa bilog na mesa, magpaikot-ikot lang doon sa ano no, sa gilid. Sinubukang alugin ni Jerry ang sphere. Hindi ito nagustuhan ng sphere. Sa isang newspaper report, sinabi ni Jerry, "If you shake the ball vigorously and then place it on the ground, it feels just like a huge Mexican jumping bean which is trying to get away from you." Ooh. Nalaman ng Betts family na may magnetic field ang sphere. Dumidikit ang paperclip dito, pero madali lamang tanggalin. Ngunit kung matagal na nagpagulong-gulong ang sphere, lumalakas ang magnetic field nito. Minsan ay may ilang minuto ito nagpagulong-gulong nang biglang dumikit ang takip ng isang mayonnaise jar sa kanya at hindi nila ito kaagad natanggal. Naisip din nilang baka solar power ito. Tila mas aktibo kasi ito kapag naarawan. Kapag nakababad sa araw, nararamdaman nilang may mahinang vibration nito at may mahinang humming sound na para bang may motor sa loob. Swerte nitong sphere na to, hindi siya napunta doon sa YouTuber na ano eh, mahilig magbiyak. Diba, biniyak nila yung bowling ball. Lahat ng bagay, binibiyak nila para malaman nila kung anong laman, no? Ito, buti na lang di siya napasa kamay noon, kundi biyak na to ngayon. At kapag binalik na nila ito sa bahay, nananatiling mainit ito sa loob ng 3 araw. Ilang araw ang lumipas, isang kaibigan ng pamilya ang lumapit sa Jacksonville Journal na siya nagpadala ng isang photographer. Dumating ang photographer na punong-puno ng pagdududa, ngunit sa kanyang pag-alis, isa na siya sa mga naniniwala. Ooh, naging believer agad. Matagal nang photographer ng Jacksonville Journal si Lou Egner, marami na siyang nakita sa kanyang trabaho bilang photographer. Nang dumating siya sa tahanan ng mga pets, inamin niya kay Jerry na duda siya sa istoryang ito. Doon pinakita sa kanyang sphere at siya mismo nagpagulong sa sphere. Gumulong ang sphere palayo, huminto, ilang beses itong gumulong sa iba't ibang direksyon bago ulit ito bumalik sa kanya. Nakumbinsi ang photographer sa misteryo ng Betts sphere, inilabas ang pahayagan ng istorya at biglang sumikat ang Betts sphere. Mga journalist sa buong mundo tumatawag sa pamilya para sa isang interview. Wala pang call waiting noon 1970s, kaya sa sobrang dami ng tumatawag, mahirap makapasok sa linya ng pamilya. Hindi rin interesado ang pamilya sa mga interviews, ngunit gusto nilang matulungan sila sa pagtukoy kung ano ang Betts sphere. At sa wakas, minatanggap silang tawag na hindi nila basta-basta pwedeng baliwalain. Gustong makita ng United States military ang Betts sphere. Pero unusual yun ha, tumawag yung United States ha. Kadalasan, di ba, mga kwentong napapanood natin. Magugulat ka na lang, biglang may darating na sa bahay nyo na walang pasabi. Di ba, may kakatok sa bahay nyo. Ito, tumawag pa, yung hingi ng schedule. Parang ganun, no? Medyo unusual yun. Hindi gusto ni Jerry na ipakita sa US military ang Betts sphere. Ngunit natatakot siyang baka isang bomba ito na hindi sumabog. Kaya pumayag siyang ipahiram ito sa Navy ng 2 linggo. Pero kung mapapatunayang hindi ito pagmamayari ng militar, ay gusto niya ito may balik sa kanya. Pinapirmahan pa niya ng isang kontrata ang Navy, gumawa ng ilang test sa mga scientists ng Navy. 7.96 inches ang nasukat nilang diameter at 21.34 pounds ang timbang. Ang shell
gawa sa isang magnetic steel alloy, kayang tumagal sa extreme heat at extreme pressure. Kaya nito ang 120,000 pounds per square inch ng pressure. Wow. Napakatibay. Ayon sa spectrograph, gawa ito sa stainless steel grade 431. At nalaman din ng Navy na intensely magnetic ang sphere. Meron itong apat na magnetic poles, dalawang positive at dalawang negative. Iba-iba ang lakas ng magnetic field at kakaiba ang pattern. Sa unang x-ray, walang nakita sa sphere. Sinabi ng Navy na gagamit sila ng mas malakas na equipment. At aminado ang Navy na may kakaiba nga sa sphere na ito. Pagkatapos ng dalawang linggo, kinumpirma ng Navy na hindi ito pag-aari ng gobyerno at hindi ito mapanganib. Kaya't ibabalik ito sa pamilya. Ngunit may kakaiba sa mga sumunod na pangyayari. Isang Navy serviceman ang dumating sa bahay ng mga Betts para ibalik ang sphere at may dala itong envelope. At kahit sinabi ng Navy na wala silang nakita sa x-ray, ang envelope naglalaman ng x-ray film. Dito makikita ang buong internal structure ng sphere at makikita din sa imahe na may laman ito. Ano yan? Ano yun? May outer shell ang Betts sphere. Nasa kalahating inch ang kapal nito. Sa loob makikita may iba't ibang layers ng steel. Iba-iba ang density. Sa gitna ng sphere may puwang. Singlaki na mansanas. Sa loob ng puwang may tatlo pang sphere na tila konektado ng maliliit na wire. Isang misteryo ang kung ano ang maliliit na sphere na ito. Pero mas malaki pang misteryo ay kung paano ito inilagay sa loob. Kadalasan may lalagay ito sa sphere kung hahatiin mo ito at idudugtong muli. O pwede mo rin butasan para mailagay sa loob. Pero walang butas o dugtong ang sphere. Hindi din ito maintindihan ng Navy. Gusto itong butasan ng Navy ngunit ayaw ni Jerry. Sa kabila ng lahat ng pangyayaring ito, ang mga kaibigan, kapitbahay, pati na ang media, sinasabing maaaring extraterrestrial ang sphere. Dahil sa nagre-react ito sa sound, may magnetic field at matibay, sinasabing maaaring listening device ito ng mga alien. Hindi naman ganyan ang iniisip ng mga Betts hanggang sa bumalik ng walang impormasyon ng Navy. Sa kabila nito, gusto pa rin malaman ng pamilya kung ano ito. Kaya't lumapit sila sa mga scientist. At ng pag-aralan nito ng mga scientist, mas lalo lang dumami ang katanungan. Tapos isa lang pala siyang laruan ng batang alien, no? Tapos pinagtatawa na nila tayo. Tingnan mo itong mga taon to. Manghang-mangha sila sa ano, sa laruan. Tingnan mo itong mga taong to, pinaggagawa nila. Alam mo yung parang mga katutubo, tas ngayon lang nakahawak ng cellphone, di ba? Manghang-mangha sila sa mga gadget, mga ganyan. Parang mga ganun siguro tingin nila sa atin kung saka-sakali, no? Si Dr. Carl Willingstone ng Omega Minus One Institute ang unang sumuri ng sphere. 6 oras niya itong tinest. Isa sa kakaibang na-discovery niya sa sphere ay nag-i-emit ito ng radio waves. Kinumpirma din niya ang 4 na poles, pero kagaya ng sa Navy, hindi niya may paliwanag ang pattern ng magnetic field. Hindi ito normal sa laws of physics. Nakita rin niya ang paggalaw mag-isa ng sphere. Kinumpirma niya na ang outer shell ay gawa sa stainless steel grade 431. Pero kailangan kong banggitin na walang ebidensya nag-i-exist ang isang Dr. Carl Willingstone. Misteryo din ang Omega Minus One Institute. May mga nagsasabing maaaring foreign operative siya na gusto lamang makakuha ng impormasyon tungkol sa sphere. Sumunod ay si Dr. James Harder, isang engineering professor naging trusted advisor ng pamilya. Kinumpirma niya ang finding si Dr. Willingstone at ang internal sphere ay gawa raw sa material na may atomic number na 140. Ang atomic number ay dami ng protons ng isang element. Ang pinakamalaking atomic number sa nature ay 92. Yan ang uranium. Posible namang artificially pataasin ang dami ng protons, pero ang pinakamataas na nagawa na ng mga scientists ay 118. Kaya't kung anumang element ang nasa sphere, siguradong hindi ito makikita sa Earth. Dito naisip ni Dr. Harder na maaaring silang alien probe o anti-gravity device ang sphere. Ang susunod na scientist ay si Dr. J. Allen Hynek, kilalang astronomer at professor. Kilala siya bilang UFO advisor ng US Air Force sa 3 magkakahiwalay na proyekto, kasama ang Project Blue Book na nag-imbestiga ng mga UFO mula 1952
hanggang 1969. Mm-hmm. Kinumpirma din ni Dr. Heineck ang mga naunang findings at ang mga sumunod na pangyayari ay kinabahala na ng pamilya. Isang grupo ng mga scientists ang pumunta sa tahanan ng pamilya. Nagalok sila ng 750,000 cash kapalit ng sphere. Mm-hmm. Nasa $4 million ang worth niyan sa ngayon. Wow. Tinanggihan sila ni Jerry at hindi ito nagustuhan ng grupo. Nang sinubukang alamin ni Jerry ang tungkol sa grupong ito, lumalabas na nagsisinungaling ang grupo. Ang hinala ng pamilya ay galing sila sa gobyerno ng ibang bansa at gusto nilang makuha ang sphere. Dito na pagtanto ng pamilya na nasa panganib sila. Eh sana ibinigay nyo na lang. 1970s, nag-offer ng pera ang National Enquirer sa kung sino man ang makakapagpatunay na may buhay sa ibang planeta. Kahit hindi ganoon kaganda ang reputasyon ng Enquirer, ang UFO panel na kanilang binuo ay kinabibilangan ng mga respetadong tao. Si Dr. Harder at Dr. Heineck ay nasa panel. Meron ding mga multiple PhD holders, isang dating Supreme Court Justice at dating US Attorney General. Nagdesisyon ng pamilya na papuntahin ang kanilang anak na si Terry kasama ang sphere sa pagtitipon na ito. Kahit na hindi nila iniisip na nanggaling sa space ang sphere, naisip nilang sa dami ng eksperto na nasa pagtitipon ay baka mahanapan ng kasagutan sa kung ano ang sphere. Pwede. Pagkatapos itong pag-aralan muli ni Heineck, sinabi niyang sa tingin niya ay gawa lamang ito ng tao. Mm-hmm. Kahit panakita ng lahat ang paggulong-gulong ng sphere at walang makapagpaliwanag nito. Nang pumasok sa usapan ng pag-drill sa sphere, pinaalala ni Dr. Harder na sa loob ay may material na ang atomic number ay 140. Ang pag-drill dito ay maaaring magdulot ng pagsabog. Dahil ng mga panahong iyon, ang tanging paraan para mapataas ng higit sa 92 ang atomic number ay sa pamamagitan ng nuclear reactor. Pagkatapos nito, may nangyaring hindi inaasahan. Habang nasa opisina ng Enquirer, may tumawag kay Terry at sinabi na aksidente ang kanyang ina. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang pamilya ngunit hindi siya makakonekta kaya't lumipad siya pabalik sa kanilang lugar. Kaya lang, hindi niya dala ang sphere. Sa kanyang pag-uwi, nakita niyang nasa maayos na kalagayan si Jerry at walang nangyari sa kanya. Tila pinaghihiwalay lamang si Terry at ang sphere kaya't bumalik agad si Terry sa Enquirer. Sa una, hindi nakipag-cooperate ang Enquirer. Sinasabihan siya ng kung ano-anong kwento para mapatagal ang usapan. Hindi ito nagustuhan ni Terry at sinabing kailangan nilang ibalik ang sphere. Dito inamin ng Enquirer na hindi na nila ito pwedeng ibalik. Nako. Dahil wala na kasi ito doon. Nako. Sinabi ng Enquirer na dinala ng UFO panel ang sphere sa New Orleans para sa iba pang test. Pinuntahan ito ni Terry at pagdating niya doon, nakita niyang binabantayan ito ng Navy. Sinabihan siyang hindi niya pwedeng lapitan ng sphere habang tinetest. Walang bagong nakita sa test at pagkatapos ng ilang pagtatalo na ibalik ang sphere kay Terry. Habang papalis si Terry, sinasabihan siya ng ilang reporters na pagalawin ang sphere. Nilapag ni Terry ang sphere, ngunit walang nangyari. Walang vibration, walang sound, walang kahit anong galaw. Kaya't umalis na lamang si Terry. Nang makabalik siya sa Florida, inexamine muli ang sphere. Pina-x-ray muli nila ito. Nakitang wala na ang apat na magnetic poles. At sa x-ray, makikita may duktong na ito. At wala na ang maliliit na sphere sa loob. Alikabok na lamang ang nasa loob. Pinalaan ni Dr. Harder ang pamilya na mag-ingat. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Dr. Heineck. At sa tingin niya ay may kinalaman ito sa pagpalit ng sphere. Nang namatay si Dr. Heineck, sinabi ng kanyang anak na si Paul na meron silang isang silver sphere. At ang alam lamang daw nila dito ay may kinalaman ito sa isang UFO case sa Florida. Walang patunay na kinuha ni Heineck ang sphere. Pero kahinahinalang pagkatapos pag-aralan ni Heineck ang sphere, hindi na ito gumagana. Tapos may silver sphere din siya na nanggaling sa Florida. Hindi na gusto ng pamilya Bell sa mga pangyayaring ito. Kinukulit ng press, ng mga taong akala nila ay taga-gobyerno. Minsan pa'y sinaktan si Jerry ng isang lalaking nagpanggap na repairman. Tahimik na bumalik sa lipunan ng Betts family, pinenta nilang kanilang property, umalis ang lugar. Hindi na nagpa-unlock pang muli ng interview. Walang sinulat na libro, walang pelikula. Ayaw na nila ng kahit anumang may kinalaman sa sphere.
Sa ngayon may vlog pa si Jerry. Pinapakita niya ang kanyang mga artworks at ang istorya ng kanyang buhay. At hindi niya nabanggit dito ang Betsphere. Nawala yung kapayapaan at katahimikan ng pamilya nila. Hindi na nasagot ang tanong ng Bets family. Ang tanong nating lahat, ano ang Betsphere? Wala, pagbalik sa kanila, ibang bola na. May ilang theories tungkol sa Betsphere, sirang satellite, space junk. Posible naman ang theory na yan, pero kung parte ito ng ating teknolohiya, kakikitaan dapat ito ng duktong o kahit anong mga connectors. O saka kung parte ito ng teknolohiya natin, hindi na sana sila nagganong-ganon pa na ano yan, di ba? Parang manghang-mangha sila, di ba? Pero wala. Isa pang theory ay Foo Fighters. Noong panahon ng World War II, nagkaroon ng mga UFO encounters sa mga Allied aircrafts. Sinusundan sila ng mga ito, mabilis sa mga galaw. Pinangalanan nila itong Foo Fighters. Isa pang theory ay atomic weapons. Sinasabi ng mga naniniwala sa theory na ito na isa ito sa mga armas na ginamit sa pagsira ng Atlantis. Maaring may palatandaan na nag-exist sa mga ancient nuclear weapon. Sa pinakamatandang epiko, ang Mahabharata, may inilalarawan na isang nakakatakot na armas. A single projectile charged with all the power of the universe, an incandescent column of smoke and flame as bright as 10,000 suns, rose in all its splendor. May isang paliwanag na walang kinalaman sa paranormal. Isa lamang itong industrial equipment. Isang artist, si James Derling Jones, sinabi niyang nawala niyang sphere ilang taon bago nangyari ang Betsphere incident. Nangongolekta siya ng mga scrap metals para sa kanyang mga sculpture. Sinabi niyang isa daw itong bolt check valve, ginagamit bilang flow regulator sa malalaking pipes. Nahulog daw ito mula sa kanyang Volkswagen bus. Ito ang pinaka-tinatanggap na teorya. Gayunpaman, may ilang problema sa teoryang ito. Isa lang ang factory sa isla, isang paper mill. Gumagamit nga sila ng ganitong sphere pero mga 708 pounds lamang ang bigat ng mga ito. Napakalayo. Ang Betsphere, 21 pounds. At nakita ang Betsphere sa Kakahuyan, isang milyang layo nito sa daan. Gumagalaw man ito mag-isa, tila napakalayo ng isang milya. May mga nagsasabing hindi talaga ito gumagalaw mag-isa. Hindi daw pantay ang lapag ng bahay ng pamilya kaya't gumugulong ang sphere. Pero hindi niya may papaliwanag kung bakit bumabalik sa taong nagpagulong ang sphere. Ang Navy, nag-test sa Betsphere. Pero hindi nila nakita gumalaw mag-isa ang sphere. Pero maraming taong nakakita. Si Robert Edwards, presidente ng isang local supply company, nagpakita ng isang bagong stainless steel ball gawa ng Bell Howell, 8 inches ang diameter, nasa 21 pounds ang timbang. Parang Betsphere. Kaya hoax lang ba ang Betsphere? Hindi ko alam kung ano ang Betsphere, pero sa tingin ko hindi ito hoax. May kaya ang Bets family, hindi nila ito sinubukang pagkakitaan. Malaki sanang kikitain nila dito lalo na noong international sensation pa ito. Pero hindi, walang nakakaalam kung ano ang Betsphere. Maaring kinuha ng Navy o ni Dr. Hyken. Maaring hindi na natin malalaman. Posibleng ang pinaka-importanting scientific discovery ay nangongolekta lamang ng alikabok sa basement ng kung sino man. At malalaman lang natin ang sikreto ng Betsphere kung ang nagmamay-ari nito ay biglang magustuhang mag-bowling. Maraming salamat sa Alright, na ito ay isa sa mga misteryo ng ating mundo na hindi na natin nakuha kung ano yung tamang kasagutan. Di ba mga tol? Sabi niya nga, baka ito ay nandudun na no? Sa isang basement, pagmamay-ari na ng isang kolektor, nangangolekta na lang ng alikabok to sa isang basement ng isang mayamang tao. Ano sa tingin ninyo mga tol? No, ito ba'y isang alien probe? Nuclear weapon daw? Space junk? Palagay ko hindi pareho dun sa dalawang space junk o nuclear weapon. No, kung ano man to mga tol, hindi na natin pa nalaman ang tamang kasagutan mga kapatid. No? Pero isa lang ang masasabi natin, napaka-misteryo nga naman talaga. Isang bilog, nagbabago-bago ng direksyon at gumagalaw mag-isa. Kahit na itagilid mo yung mesa, hindi siya nahuhulog. No? Umiiwas pa siyang mahulog siya. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.